Hi fam, I am Maurice and you're watching Built to Last Vlog channel. Hello everyone, I am Maurice from Built to Last Vlog, and for today's tutorial, I will walk you through on how to fill out that those forms na kailangan nating mga monetized channel for our YouTube earnings. So, showing you my screen, nakikita nyo, naka-receive din ba kayo mga monetized channel ng email galing kay YouTube team na kailangan na nating mag-update ng tax natin para sa ating YouTube earnings. So according to this email, kailangan natin gawin itong action na to by May 31, 2021. Otherwise, sila na mismo yung magde-deduct ng automatic 24% out of our total earnings. And because in this episode, di ko masasagot kung bakit yun yung mga pinili natin, ha? Pero ito lang yung susundan yung step para ma-fill out yung ating tax information. So, let's go switch tayo dun sa ating Google AdSense account. And then sa ating under payments, makikita nyo po meron ditong naka-highlight na add tax information. So, click nyo lang po ito. And then, yung login screen would pop up. So, enter nyo lang po yung inyong login credentials and magsisimula ng mag-load yung form. So, dito, what type of account yung naka-register natin sa ating Google AdSense. So, for us, I am an individual bilang isang tao lamang naman. Are you a citizen or resident of United States? No, hindi po. Ako ay Pilipino at nakatira dito sa Pilipinas. Sunod, select W-8 tax form. So, ang pipiliin natin ay ang W-8 BEN or BEN. This form is mostly common used by non-US individuals. Ayan, to be used to claim tax treaty. And start na tayo sa pag-fill out ng form. Next is name of the individual and then the country po na kung saan kayo residing. Sa ngayon, ako ay nasa Pilipinas. And then, foreign TIN ID. So, ito po yung kung sa Philippines, ito po yung ginagamit nating TIN ID. So, pause ko lang po para makuha ko yung aking TIN information. Ayan, ipasok ko na ang aking TIN and then click the next button. Fill out this form para sa ating address, permanent residence address. So, from the Philippines, yung aming address dito sa Cavite. So, bawal po ang special characters and even the enye. Bawal din. So, sakto naman na nasa Dasmariñas, Cavite kami. Yung suburban po ay yung inyong barangay. So, doon ko ilalagay yung aking barangay and Dasmariñas City. And then yung postal code ko po. Umasok naman yung 4 digits na postal code and then the province. Since pareho lang naman po yung aming permanent at mailing address, iche-check ko na lang to para hindi na ako magta-type ulit. Pero kung kayo po ay magkaiba yung inyong permanent address at mailing address, you need to type in that information. Click next po and then tatanungin tayo, are you claiming reduced rate? Yes, we're claiming reduced rate. And check natin tong box na ito, resident of country claiming, again, nasa Philippines po ako, kayo po kung nasaan kayong lugar, and then special rates and condition, kung may definitely since sa YouTube po natin na yung Google AdSense ang ating pinagkakakitaan, ikiklik po natin ito, and kung meron pa kayong iba
na pinagkakakitaan ay i-check nyo po kung motion picture or other copyright. But for us, sa Built to Last blog, ay services AdSense lang. And then choose the Article 8 and Paragraph 1 withholding tax at 0% reduced rate yung aking iseselect. And then check nyo lang to reason, yung checkbox doon, and click ulit ng next. So, kung nabibilisan po kayo sa aking instruction, you can pause this video and go back to that portion po kung para mas masundan nyo or even slow down yung video para mas makita nyo pa yung steps. I'll click next para sa document preview. Naglo-load na po yung aking document. And ayan, parang yung sinagot natin earlier, napunta lang siya dito sa isang form. So, just click the image and mag-open up siya ng another tab kung saan papakita sa inyo yung form which you can review kung tama ba siya. So, zoom lang natin kung tama ba yung na-fill out. So, sa ngayon, naka-blur po yung mga confidential information. Ayan. So, okay naman. Tama naman po yung aking pangalan at address. At ang aking country. Ayan. So, balik ulit tayo sa payments, Google AdSense. At i-click natin yung checkbox to confirm. Then, the next button naman na tayo. Last two steps na tayo. Certification. So, your signature here, since digital po tayo, dito na, bali, itatype lang natin yung ating pangalan, full legal name. Ilang, ito na yung lalabas na signature natin. Are you the person listed in the signature? Siyempre, ako yun. Pero kung gagamit pa kayo ng attorney, baka itong no yung kailangan yung piliin. Ay, sorry, special power of attorney pala. Ayan, last step na, activities and services performed in the U.S. Has the individual or entity perform any activity in services for Google with U.S.? Ayan, tinatanong lang tayo kung nagtrabaho ba tayo sa Google, sa mismong Google sa U.S. So, hindi naman po, so, and check nyo lang to na i-certify. And last is, are you providing tax for new or existing payments? So, this, since this is the first time that we are doing this, I am choosing the first option. I am providing tax info for new or existing payments. So, tapos na. Nasagutan na natin. And we're ready to submit. Let's see kung ano mangyayari. Ayan. So, automatic naman na na-approve yung ating tax information, 0% claim. So, good luck to us kung anong magiging effect nito sa ating maliit na kinikita sa ating YouTube channel. And aside from this confirmation, kung gusto nyo pong screenshot for yourself, ay pwede din naman para may kopya kayo. And let's visit kung meron bang email na pinadala, confirmation email sa atin. Ayun, humabol. Humabol lang ng a few, just a minute after nag-send na si Google ng Google Payments Tax Information has been approved and view tax information tayo. So, na-access naman same information na nakita natin kanina sa ating Google AdSense na homepage. Then, yun lang po. And thank you very much. I hope this video help you sa pag-register ng tax information for your Google AdSense. Again, this is for the monetized channel. And ayun. Thanks everyone. God bless! Sí.
shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling.